ang pinapahatid ng Panginoon ay yung ating pagtawid. No? Pagtawid sa panibagong taon. From 2022 to year 2022, then now we are here in the year of 2023. So, nabanggit kanina, no, it's a year of breakthrough. Hallelujah. Totoo po yun. It's a year of breakthrough. Why? Bakit po? Kasi dapat po natin ipagpasalamat yung kabuuan ng nakalipas na taon na ginawa ng Panginoon sa atin, sa ating journey. No? So we're all sojourns. No? Tayo ay manlalakbay. No? Sabi ko nga kay Sister Brenda, kayo na ako'y maliit na bata, pamanlalakbay na. Lagalag. Praise God. Sister Brenda, welcome ka sa GCB Elio Church. This is a Bible-based church, Christ-centered. Wala po tayong kinikilingan o wala tayong pinapanigan na anumang reliyon bagkos ay nakabase tayo lahat sa salita ng Diyos. At ang ating Panginoon, ang ating punong saserdote sa iglesyang ito. Praise God. So doon po sa ating teksto ano, na nabasa kanina ni Doc Rich, ay ito yung sabi doon, pagamat yung ating titulo kanina is crossover, tayo po yung mga sojourners, yung mga manlalakbay na kasama ng Panginoon. So, ito, ano ba yung kahalagahan ng isang mga disciples ng Panginoon? Makita natin dito, it reflects. Bagamat yun lang binasa kanina from Matthew chapter 8, verse 18 to 22, ngunit saklaw ito hanggang 34. Ano po? And then sabi dito, and when Jesus saw great multitudes about him, he gave a command to depart to the other side. So ito po yung panahon na kung saan ay ang ating Panginoon ay he is in the state of full ministry. Babasahin natin itong buong chapter 8 ng Mateo. He is in full ministry. So before this, na nangyari in his full ministry, nagpakain muna siya doon sa 5,000 katao. And then they went out, go through this valley. Pero ang crowds, hindi siya tinatantanan. No? Hindi siya tinatantanan. Because people in that part, no, in that area, they are really believe that Christ, He is the God, the Son of God, that gives life, healing, and give good opportunities to those who believes, no? So, yun po yung ginawa ng Panginoon in that time na siya ay nandoon sa talagang naka-level up siya in the highest form, in the highest level of ministerial, no? So, kung babasahin natin, no? First, ano, doon sa Matthew 8:1-4, but I will not read anymore. This is only a summarize, no? Kung babasahin natin, matatagalan po tayo. So the first, ano, the chapter 8:1-4, Jesus cleanses a leper, no? Yung first na nandoon na nabutan niya. So nag-healing lang yung isang taong ito. Jesus, sabi niya, ako'y naniniwala sa iyo kung pagalingin mo ako. So, chinalis niya ang Panginoon. Dahil sa iyong paniniwala, sabi niya, ikaw ay magaling na. Pero itong kondisyon, huwag mong ipamalita na ako yung nagpagaling sa'yo. Ipahayag mo lang kung ano nangyari sa'yo. Huh? Then, in Matthew chapter 8, verse 5 hanggang 13, ito naman yung centurion. No? He is, may katungkulan siya sa gobyerno. No? Maybe he is a captain or lieutenant or commander. Yung isang kanyang alila ay may sakit. So, humiling siya sa Panginoon
na sabi niya ay guro, sabi niya, ako ay lubusang naniniwala sa iyo. Sabi niya, ang aking alila ay may sakit, nakarate sa karamdaman. At nais ko po siyang gumaling. Na kahit na hindi mo puntahan siya, ang nais ko ay magkaroon siya ng kagalingan. Kung ako man ay isang mambabata, sabi niya, ay maaari kong sabihin sa aking subordinates, by my command, doon sa pinag-uutos ko ay mangyayari. It's a challenge again that God said, because of your belief, from now on, your servant is healed. See that? Matindi. Oh, matindi ang kapangyarihan ng Diyos. In that time na pinakita niya talaga ang kanyang miracle and power. So, ayan, no? At nagkaroon ng kagalingan ang kanyang lingkod. Kanyang servant. Then, the Peter's mother-in-law healed also. In verse 14 to 15. So, doon ay naabutan ng Panginoon ang kanyang mother-in-law. At ito ay hinawakan lang niya at gumaling. Marami pang pinakita ng Panginoon in that time. And then this, at doon ay may isa pa, and doon sa 16 to 17, at hindi lang yon, marami ang nagsigaling during that night time. Sa ibang dako ng Bible, even in the book of Luke chapter 4, ay may ibang translation din ito. But I took this part ng book na ito. Doon sa other part is meron pang iniuhos doon sa bubungan. Tinungkab nila yung bubungan para maiuhos lang yung kanilang pasyente. At hiniling nila na gumaling ang taong yaon. But somehow that a great ministry ng Panginoon. So people in that time, they feel breakthrough. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O God, sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang buhay namin ay makasaysayan sa nakalipas na taon. Ngunit ito, Panginoon, buo, buhay, may ulirat, may lakas. Higit sa lahat, Panginoon, na nanatili ang panampalataya namin sa iyo sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo sa aming buhay. At sa mga oras na ito, O Diyos, ang dalangin namin, patuloy mo kami, O Diyos, na samahan at ikaw ang mahayag, O God, sa aming kalagitnaan. Ang salita mo, O Diyos. Buksan mo, O God, ang aming ma-espiritual na pandinig. Maging ang aming mga puso na sisidlan ng iyong mga salita, Panginoon. Ipaunawa mo, O Diyos, ang kahiwagaan ng iyong salita sa umagang ito. Sa aking mga kapatid na naririto, maging sa aming mga kapatid na nasa kanilang mga bahay-bahay na nakikinig o nanonood sa mga oras na ito, O Diyos. Pagpalain mo sila, Panginoon. Hipuin mo, ugan, ang kanilang mga puso at kaluluwa, ang kanilang kaisipan, na sila, O God, ay magpapatuloy sa kanilang pananampalataya sa iyo, O Diyos. Ama, ako ay samahan mo, O God, itago mo ako, O Diyos, sa iyong likuran, at ikaw po, Ama, ang magsalita sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ama, salamat po, patuloy mo rin akong turuan sa patnubay't gabay ng iyong Santong Espiritu. Ito aming dalangin sa iyo, aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, ayun po, ano, yung first summary na nating nabanggit kanina, the great level of ministry of God na ginawa niya.
But meron pang mas malalim pa doon na mga na ipinakita ng Panginoon during that time. So dito pa, no, doon sa ating teksto is sabi dito, when Jesus saw a great multitude about him, he gave a command to depart to the other side. No, dahil inaalipunpunan na siya ng tao. So, because of his power, because he is a famous to all the people surrounded by that place, no? Ay si Jesus lang talaga yung hinahanap nila. No? Imagine that. Yung pagkalipas niya, magpakain siya ng 5,000 tao o higit pa dahil may mga bata pa during that time. Yung mga ilan doon, talagang buhos ang pagsunod nila sa Panginoon. The obedience here is there. No? Not only the miracles that he feeds 5,000 people, but the hope is in him about give lives, huh? And a good future, healing. Huh? Yun po yung nakita ng mga tao. That's why na ayaw nilang tantanan ang Panginoon, nasundin. So that's why na sinabihan niya ang kanyang disciple na halikayo, sabi niya. Tumawid muna tayo doon sa kabilang dako. So in that Lake of Galilee ay nag-boat sila, no? To the other side, no? Then the certain scribe came and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go," sabi niya. And Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." So, ang salita na nandito ay napaka, kumbaga, parabolic siya. No? But, imaginary, ano ba talagang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon? No? He reminds people na during that time, no, na pininpoint niya yung dalawang uri ng kanyang nilalang. Ang isang fox at ang isang ibon. Na ang isang fox ay mayroong tirahan. Meron sila, alam po natin na ang fox ay humuhukay yan sa lupa at doon sila tumitira. At ang mga ibon naman ay gumagawa sila ng kanilang mga pugad upang doon sila mananahan. So, in spiritual translation, no? God emphasizing people that they will be awakened. No? Magising sila sa katotohanan to obey God. Even though there's no miracle or there's a miracle in their life, they must be obey God. Because the reservation is in Him only. Huh? Once you accept Christ. So in a spiritual translation, no, that God says na mainam pa ang fox at ang mga ibon na ito, meron silang tirahan. Ngunit, ang anak ng Diyos o ng tao ay wala man lang matutuluyan o matutulugan. God emphasizing about the kingdom of heaven that we going to settle with Him after all of this life. No po. That's why nanasabi niya ito sa kanyang mga disciples. Then in 21, then another of his disciples said to him, "Lord, let me first go and bury my father," sabi niya. But Jesus said to him, "Follow me and let the dead bury their own dead." No? Minsan napakahirap intindihin ito. Kung ito ay intindihin lang natin na literal.
God is translating this in a spiritual way. No? Kung yung iyong mentor, kung yung ina-ama o yung iyong ama, kung siya ay patay sa pananampalataya, hayaan mo na sila. No? At doon ay marirealize nila later on what is right in the sight of God. No? Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. That's why na maraming tao at this point na sinasabi niya is patay sa pananampalataya. They are dead. They have their faith by mouth, not by heart. As well, there's no work of this faith. Because faith without works is dead. Is God emphasizing these people that they have to awaken. Magising sila sa katotohanan. So, yun po, ano? So, in this crossover, we are all the sojourners of God. Tayo yung manalakbay. We are all the journeys of God. Kaya meron po tayo dito na sinasabi is, meron po akong apat na babanggitin dito, na paksa. The unconquerable spirit, visionary, clear and strategic. Number 3, teamwork. And number 4, the power of prayer. So this is the way while we are going in that crossover or into our journey of this year. Ano po? Now, the continuation of the message in the same chapter in Matthew 8 and verse 23. Now, when he got into a boat, his disciples followed him, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Dito, medyo, kung intindihan na natin sa literal, no? Parang hindi ka maka-ride on eh, hindi mo ma-grasp kung ano ang sinasabi dito, no? Kasi nandun na sila sa boat, no? Pero ang ating Panginoon daw ay natulog sa gawing may timunan, no? Isa ng mga tao na namumuhay doon sa maling pamumuhay. Ano po? Sa liko na pamumuhay. Ano po? So, ito po yung nais na ipahihwating ng Panginoon, no? Si Apostol Pablo during that time, no? Ang kanyang buhay ay makasaysayan since from God chosen him, no? The God and wonders and the glory of God came to him. And there is a test, no? There is a test sa kanya. Although persecutor siya, mamamatay siya ng tao sa mga followers ni Christ during that time, but God chosen him, no? Why? Why God chosen those weak? God always choosing those weak people to become a servant of the Lord. Huh? Sa atin, no? Truly indeed na tayo ay mahihina. No? Lahat po tayo ay mahihina. Umay kahinaan. Ngunit nung tayo tinawag ng Panginoon, ay nagkaroon po tayo ng lakas. Ito po ay hindi ordinaryong lakas, kundi ito ay the supernatural power of God. That is the work of the Holy Spirit sa ating buhay na in-impart ni Lord. That's why we are living in His glory. No? Like Paul, no? He is unconquerable. He has that unconquerable spirit, no? How many times na siya ay nakulong, nahataw, napalo, no? Paul with Silas and his journey also
how many times that inabutan siya ng shipwreck, yung unos at alon sa karagatan, at nalunod at nagpalutang-lutang sa dagat, no? So, sa kanyang buhay, no, nagpatuloy lang siya. In any kinds of trials, in any kinds of difficulties of life, actually, meron siyang infirmity sa buhay niya rin, eh, sa kanyang personal na buhay. But, sabi niya, it will not cause me to death. Because what? He has already the heavenly citizen. He is already heavenly citizen. Ibig sabihin, yung kanyang buhay talaga is nakatalaga na sa Panginoon. What will be happen to him? He will become alive again. No? Yun po yun. Yung Apostle Paul during that time. That's why the boldness in serving God ay nandoon sa kanyang buhay, unconquerable spirit. Hindi siya nadaig ni ano. Ha? Meron pa yung nung pagkatapos niyang yung after ng shipwreck ay napadpad sila isang pulo. Nung nagsisiga sila ng kahoy, ay natuklaw siya ng ahas. Pero hindi siya namatay, di ba? So, that's the work of the Spirit to him. Huh? Matindi. Huh? So, dapat, ang mga lingkod o mga disciples, mga lingkod ng Panginoon, no? We are being like that. No? Dapat, ganun din tayo. Unconquerable spirit. Huh? Yung mga alingas nga sa buhay, wala yon. Hindi natin yon ini-entertain sa ating mga puso. Yung mga nagpaparusa sa atin na nandoon sa sanlibutan, hindi po yun ang magkukos na tayo manghina o tumiwalag sa Panginoon. If we believe that Christ, that He is our Lord, hindi niya tayo pababayaan in any cause of our life. Maghirap man o anuman, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. But now we see the brightness of God. Since from 2020, 21, 22, 3 years, all the whole world in the suffer of this different kinds of difficulties of life. Halo-halo eh. But the signs of God, the signs and symbols of God that He is coming is there. That reminding people that they must be coming back to God. They must turn to God. This is a kind of calling of God. The war is there, the pestilence is there, the droughtness is there, the epidemic is there. Huh? Matindi. Minsan may nagkukwento pa yung aming mga magulang sa kabataan nila. Dumaan din yan nung araw. Magtabi-tabi kapitbahay na mamatay buong pamilya pa. But it's a kind of awakeness, paggising sa atin ng Panginoon that we need God. Kaya sinasabi, no, do not lean, sabi, do not lean on your own understanding, sabi doon. No? Sabi doon, sa Proverbs 3, 5 and 6, sabi doon. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, in verse 6, in all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. No? So, tayong mga sojourners, no? Minsan, nag-iisip tayo, nagdadalawang isip tayo, ano? Saan ba ako talaga tutungo? Saan ba talaga ako kuya? Oh. Saan ba talaga ako ate? There are so many questions of our life. Of course, we need that discerning spirit that we must be find or look of this brighter side. Doon tayo lagi sa maliwanag. Not in the darkest, in the darkest side. Wala na tayo dun eh. We live that life. That's why we are become victorious. Huh?
Yung iba kasi, no, makita natin, they are lean not only by their own understanding, no, but they are lean in their own capacity of what? Wealth? Power? Ano pa? Influence? Riches? Yun po ang influensya ng sanlibutan, which is only a temporal. Not unlike if we in line with God, this is, at the end of this is eternal. O, eternal po. Ibig sabihin, doon po sa buhay na walang hanggan. Yun po. Now, and number two, visionary. No? Lahat po tayo, maano yung mata natin, matatalas pa, no? Nakakatingin pa tayo, nakakita pa tayo ng 2020 vision. Ha? But our vision now is in 2023, more than that. Meaning to say that sharper than 2020 sight, na ang ating mata ay maayos pa. Ano po? So meaning to say that I'm not only asking about a physical aspect of our sight, but I want to know you that you should be have a good spiritual eyes, an eye opener of this year. No po. Dahil ang taon na ito doon sa kabila, no, we are not with them. In the feng shui expert, that they said this is the year of the rabbits. They said, study the character of rabbit. Ano bang character ng rabbit? Ano bang character ng rabbit? Huh? If you study very well the character of rabbit, huh? Something like playing in the mind of man that it's good to those worldly people, but in a spiritual aspect of our life, it's not. No? And they are making it as a model. Playboy. No? That's why I'm telling you that you must have a good vision as an opener, eye-opener, and spiritual visionary. Sa mga social media news or TV news, any media, ang pinakabata na may age is 13. Meron pang mas bata. This is the influence of this animal. Although the influence of the world, age is curable, but they will be suffer. No? That's why we don't have to lean on our own understanding, because it makes us into danger later on. Kaya kailangan po natin ang Panginoon. He is our lights. No? God, He is our lights. Kaya yung mga kabataan ngayon, mapupusok, sabi ko. Dapat itong mga kabataan na ito, they must be trained since from they always went to church, Sunday school, or young fellowship, or young adult fellowship like this. Doesn't matter na mag-mix silang lahat in a one church. That is the practice of our faith. We are professing our Christian faith as DC. And this is a good vision. Ano po? So yun po, ano? We must be a good visionary. No?
So ang kabanalan po ng Panginoon ay ito ay kanyang ipinagkakaloob sa mga humihiling. Although si Apostol Pablo, nung siya ay Saul pa, no? He lost his vision, di po ba? Nung siya ay naglalakad sa isang matingkad na araw. So, the glory of God came to him, the very shiny spotlight, no? Na nakakasilaw at nasubasob siya sa lupa, nawala ang kanyang vision. But after all, when God restored him, his sight, he went to this cello. May abutan ka doon, isang propeta, sabi niya, pahugasan mo yung mata mo doon sa tubig sa cello. So, nangahulog yung parang mga kaliskis sa mata niya. But after that, he realized that Jesus who called him in that incident, no, that God said, Saul, Saul, sabi niya, bakit mo inuusig ang aking mga lingkod? See? So Saul lost his vision, literally. But after all, he's awakened by God, nung nagising siya sa katotohanan, God gave him more than that he has, and then become Paul. And he is a good visionary. Not only a visionary, but a missionary. Because in his book, almost all of this Bible, he wrote all of this. No? So, yun po ano, ang buhay ni Paul that we must be. Not only a 2020 vision, vision, but we must be more than that. 2023 vision is good for the Christians. No? We have to explore all of this kingdom of Saudi Arabia to share the gospel of God and any nationalities. Kagabi, nasa credit office ako sa insurance. May isang, I think, he is Ghana. Kasi nakita ko yung record niya, Almaray. Mga Ghana ito. Then I saw his left ear. He has an earring which is there is a crucifix here. I love to him. How are you? Sampton. Sampton his name. I'm fine. Oh, I'm looking for you. Kasi nagpapadental siya. So, sabi ko, may naligaw na Kristiyano dito. But sabi ko, sana magbalik siya, sabi ko, to invite him. Kasi sa Abha, hindi lang kamangula ang mga Ghana national eh. Ang mga Ghana, itong mga itim na tribo, pag tinitingnan po natin, parang wala lang. Pero they are mostly like in fellowshipping. No? Nung nasa Abha pa yung church noon, nabibilang ko yung mga Ghana nationals, mga tatlo, apat, maglima pa. Yun po. But hopefully, sabi ko nga, not only them, there are so many. Meron pang mga natatago dyan na mga ibang lahi. They are not only exposed, no? Even Saudis, they are not only exposed. So, they have their own fellowshipping within their own family. No? Kasi yun po yung aim ng INLC ngayon. We are preparing in the coming of Christ na dapat mahayag na ang salita ng Panginoon. Na in preparation is coming that all of those called by God is already prepared. No? Malapit na. Hindi natin alam yung pizza o taon, but malapit na. Ha? Ni Anghel nga sa langit, di nila alam. But only God. Kaya ang Israel, dapat din natin ay ipinapanalangin ang Israel to awaken that
the true king, the real king is not the one who sitting now. The real king that coming to save people is only Christ. That's why his name is Jesus Christ, the Savior. Yun po yun. So, pagbabama ng bagong Jerusalem is the same place in Israel pa rin. But we need to impart what have faith we have. Because most of them are Jewish. Diba? Mga Jewish sila. So, ang nais po natin ay at ilan na sa kanila ay marami. Marami na rin mga Christian na ng mga Israelites. Kasi minsan may nababasa ako doon sa kanilang at scholarship theology. Meron silang sponsored sa Amerika yung gusto kumuha ng theology na sa Christian na faith ay may mga nagpapastor din. So libre po yun. Till na makagraduate sila, i-send sila ulit sa Israel to their mission. So maganda ang layunin ng Panginoon. So that's it, the good vision. Now, sa teamwork po. Kanina na sa atin, no, sa teamwork, yung sa ating teksto kanina, kung paano, no, may teamwork po ang Panginoon in that doon sa kanilang pagtawid, no, doon sa crossover. So yung kanyang teamwork, yung kanyang team ay yung kanyang mga disciples, di ba? Dinidina niya ng gusto ng tamang katuruan para hindi sila mapawalay o hindi sila maligaw. No? Then, nung nakapag-crossover na sila, ito yon sa ito ating yung panghuli natin na paksa dito sa panghuling mga verses sa Matthew 8. Verse 28 hanggang 34, sabi doon. So ito yung nakatawid na sila doon sa lugar ng Jerjinesi sa Gandanares, sa Tagalog. When he had come to the other side, to the country of the Gergesenes, there met him two demons possessed men. Dalawang tao na yung nabutan ng Panginoon na may sapi ng demonyo. No? Now, sabi nito, coming out of the tombs exceedingly fierce so that no one could pass that way. So, ibig sabihin, yung dinadaanan nilang ito, meron palang nagwagwardya doon na may sapi ng diablo, ng demonyo. At ang kanyang tirahan ay doon sa tomb. Ibig sabihin sa atin kung anuin natin isang pansyon. Ha? But ang tomb during that time is yung bang inukit sa bato. No? So, sila yung bantay doon sa daanan at kumbaga yung galit na galit sila kung may nakikitang tao na may dadaan. Ha? Ngunit, itong mga ito, in the other version, no, in Book of Luke, nabanggit doon is nung tinanong siya ng Panginoon itong dalawang may sapi, who are you? Sabi, we are legion. Doon sa other verse, we are legions. Sabi niya. Ibig sabihin, pag legions, not only a platoon, not only a battalion, because legions, no? Nakita natin yung pelikula ng Braveheart or yung Spartans, yun po yung legions, galanggam kadami. No? Ibig sabihin, sa dalawang taong yun, legions yung sapi nila. Matindi, ano? But, sabi nito, ano? Sa verse 29, and suddenly, they cried out, saying, what have we do with you, Jesus, you son of God? Have you come to here to
torment us before the time? So, inalipustan nila o tinanong ang Panginoon, anong gagawin mo sa amin, Jesus? Kami ba ay parurusahan mo na hindi pa oras? See? See? The tricks is there. No? Very tricky yung jablo, no? Pag magsalita, tricky din, no? Kasi natakot din sila eh. Sa other verse, nanginginig pa daw yan sila doon sa 1 Peter. Nanginginig ang jablong mga ito sa takot. Kasi akala siguro ng mga jablo na ito, second coming na. Huh? Second coming na. Ano bang gagawin mo sa amin, Jesus? Sabi niya. Paparusahan mo na kami na hindi pa oras. See? Takot sila. Lalo na in His coming, of Christ coming, doon na po. Doon malalantad talaga ang mga demonyo. No? Ang mga may ugali ng demonyo o yung may sapi ng demonyo, yun po yun. Yung may karakter ng demonyo, yun po yun. Hindi po yan pinapalampas ng Panginoon, sa totoo lang. Kung mababasa natin sa Matthew 25, nandun nakadetalye lahat yun. In details lahat. At mag-jump ka in the book of Revelations. Nag-uugma-ugma lahat yon yung sinasabi doon in that coming of Christ. And even in the First Thessalonians chapter 4. No? Andun lahat nag-uugma-ugma kung ano ang mangyayari later on. So in verse 30, now go we off from them. There was a herd of many swine feeding, so the demons begged him, saying, if you cast us out, permit us to go away into the herd of swine. And he said to them, go. So when they had come out, they went into the herd of swine, and suddenly the whole herd of swine ran violently down to the steep place into the sea and perished in the water. So yun, no? Dahil sa takot ng jablo sa Panginoon, humingi sila ng, kumbaga ay nag-plead sila, no? Plead not guilty. Nag-plead sila. Sabi, we are begging na palayain mo kami rito. Ilipat mo kami doon sa mga herd, doon sa mga swines. See? I don't know how many swines, but doon sa legions na demons or na nandoon sa sanib ng dalawang taong yon, nagkasya nga sa dalawang tao, doon pa kaya swines. No? At sila po ay nahulog doon sa tubig dagat at nangalunod. No? So yun po, no? Talagang the miracle of God ay nakita. The powerful word of God. Kanina, yung unos at saka yung alon, pinahinto niya. Ngayon naman, yung mga jablo, yung demonyo, sapi, ay napalayas niya. They are cast out, no? In the name of Jesus. Hindi niya ginamit yung kanyang pangalan mismo, but he is personally to say, go. Huh? Go. Green light, go. Huh? So yun po. Then, anong nangyari po, ano? After that, then those who keep them fled and they went away into the city and told everything, including what had happened to the demons possessed men. So, nung sila ay nakalagan na sa tanikala ng jablo o yung sapi nila, sila ay nagpunta na sa siyudad ng Gergesenes, no? Gergesenes, yung lugar na yon, upang ibalita nila kung anong nangyari sa kanila.
na sila ay nagsigaling na. Doon sa other version, sila ay nagsigaling na, na naging normal na buhay. Normal na ulirat, normal na behavior. No? Normal na karakter ng buhay. But in 34, no, and behold, the whole city came out to meet Jesus. Itong mga taga-Gergesenes, sabi doon, and behold, the whole city came out to meet Jesus, and when they saw him, they begged him to depart from their region. Yun naman ngayon. Bakit po? Sana na isang matalinhaga na naman. Very meaningful na naman. Bakit? Nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa dakong lugar na yon. No? At ginawa ng Panginoon ay bumalik ulit. At umalis doon sa lugar na yon. Into the another mission. No? So yun po yung character ng Panginoon during that crossover in his journey. No? That's why yung kanyang teamwork, no, napakaganda yung kanyang teamwork. As we have sana na ito ay mangyari dito sa GCBLU Church. As a whole body, as a united body of GCBLU churches, we want this character of God, the teamwork. Because our mission and vision is this is the way na gusto ng Panginoon to reach out people. Not only those OFWs, all nationalities to preach and gospel, to preach the gospel of God. Yun po. Yun po ang nais ng Panginoon. Yung marami ang kanyang mailigtas, marami ang kanyang matuturuan, marami ang kanyang pakakainin, yun po ang karakter ng Panginoon. Not only 5,000 people to eat physically, but also in spiritually, like in fellowshipping. So mayroon din mga research ang mga Christians, no? Somehow the war is going on at this time, no? In the open countries, Islamic and Christians, Buddhists and Baha'u'llah's faith, no? Or Hindus, nagkakaroon po ito ng pagkakabahabahagi dahil sa kanilang paniniwala. Kaya po nagkakagulo-gulo ang tao dahil sa maling paniniwala. But at the end, they believe that Christ is coming. But why not now they will not believe to be saved? Not to enjoy the wealth of their life, the influence of their life. No? Napakaganda mamuhay bilang isang Kristiyano, kapatid. No? Sabi ko nga minsan, pag may mga bago akong nakikilala, alam mo kapatid, sa tanang ginawa ng Panginoon sa buhay ng tao, ang pinakamaganda talaga na nangyari sa buhay ng isang tao ay yung nakilala niya ang Diyos na kanyang tagapagligtas. Ito po ay magandang testimonya sa bawat isa. Look. If you are overcomer of your life, you have the good testimony. You are an example. You are a model. Bakit po? You are chosen. You are chosen by God. You are a children of God. That's why. Hallelujah. Now, this is the last. So the teamwork is there, no? Napakaganda ang teamwork natin. Sabi nga sa Romans 8:28, sabi doon, sabi nito, for we know, sabi doon, we are
this. Basahin po natin para mas maliwanag yung sinasabi. And we know that all things work together for good to those who love God. See? Love God. Quote and quote. No? To those who are called according to His purpose. See? To those who love God. No? Why we are here? Kung hindi po natin mahal ang Panginoon, kapatid, wala po tayo dito ngayon. Yun po yun ang sinasabi ng Panginoon. We are sojourners, we are crossover in this place, in any place, because we are called by God with a purpose. With a purpose. Why we are preaching here? Why we are singing here? We are praising here? This is the purpose of God, not only in our own church. Come up. Mag-ano tayo? Makipag-join. In Hebrews 10:25, yun po ang sinasabi ng Panginoon. Huwag mong kalilimutan yung mga araw ng pagtitipon. Sabi niya, kayo ay magpalakasan o magpapalalahanan. Lalo na ngayon, nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Ha? Huh? Alam niyo kapatid, hindi ko na mabilang ang, sabi ko nga minsan, count your blessing. But you cannot count your blessing, what God have done to your life. No? Ako nga ilang beses na akong namatay eh, sa totoo lang. Pero I thank God sa ginawa niya sa aking buhay. Huh? Then 1990, yung super earthquake sa Baguio City noon, yung 7.8. Kasi yung tinitirahan namin, ang katabi noon, Ligarda Hotel, which is about 8 floor na building. Mataas din siya. And then, nandito kami sa baba mismo noon. Nung lumindol yon, siyempre, sumasayaw yung lupa. Tinitingnan mo yung sahig, puro bitak-bitak na. No? Paglabas ko sa pintuan, sumasayaw yung building. Lord, sabi ko, hindi pa ako mananampalataya doon, pero ang puso ko, meron akong bahid ng maka-Diyos sa aking buhay. So ang nabanggit ko lang, Lord, kung tatapusin mo ng mundo, isa lang hiniling ko. Patawarin mo ako. Yun po, pag meron po tayong pagsisisi sa buhay, na magbalik sa loob, magbalik loob sa Diyos, gawin po natin. Don't take it too late. Sabi ko nga minsan mayroong mga natutulog din na nagigising. No? So we have to come up earlier. Do not waste your time. As long as na mayroong ka pang hininga at this time, mayroong ka pang ulirat, mayroong ka pang lakas na lumakad at sumakay sa transport ministry at magsimba, how nice. No? How nice. Sa atin, makukusa ka, rin or shine, tricycle, jeep. No? Ngayon, kung may transport yung church niyo, praise God, pinagpala. No? Oo, may atin sundo. Dito, long and winding road pa. Layo, sunduan. No? But we are not surrendering our ministry. This is our calling to God with a purpose, sabi nga doon. Sa Romans 8:28. Ano po? Praise God. So, sa atin mga kapatid, no, these are reminders, not only are reminders, but we this word to be sink in to into our heart, no. Now, the last one is this one, the power of prayer. Huh? Now, the power of prayer, no, alam niyo po kapatid, we are like this power of prayer, if we don't have communication to God, like our modern, no? Pag wala tayong communication sa ating modern, maraming kapalyahan sa trabaho. No?
maraming sablay. Ganon din ang buhay ng tao pag we don't pray to God, we don't have any communication to God. May kulang. How God answer to your needs or to your longings without asking? Hindi naman pwedeng wantamad. Mag-aantay na lang yung bayabas mahulog. No? But we need this faith to become alive. This is the faith to become alive. Because faith without work is dead. No? So we need to speak to God like those people that we admired or our forefathers in the Bible. No? The life of Abraham, Moses, David, and even Solomon. No? And those prophets. They have talked to God intimacy from time to time. If you will read the book of Daniel, most of Daniel's life speaks to God. No? That's why all those revelations came to him. God spoke to him to do these things. He is an unconquerable spirit. He has this unconquerable spirit. Hindi siya nadaig. No? Hindi rin siya sumamba doon sa mga Diyos-Diyosan. Mas pinili niyang makulong o mapurusahan doon sa lions din. No? Because he has this unconquerable spirit na hindi niya ipagpapalit ang kanyang Diyos. No? Maraming sumira sa kanya, but they are cursed. They are cursed by God. No? Sabi nga, nung itinapon daw yung nanira sa kanya, hindi pa lumalagpak yung katawan niya sa lupa. Nilamon na ng leon. No? Yun po yun. Something bad to be happen. No? Kaya wag po natin sinisiraan yung ating kapwa. The curse is always there. No? Yung sabi ng iba, karma. No? So sa atin, no, bilang mga mananampalataya, the power of prayer is very essential to our life. No? Kasi sabi nga doon sa aklat ng Mateo 26, sabi niya, anuman ang talian mo sa lupa, this ultra prayers, ay tatalian ng Diyos sa kalangitan. Anuman ang kalagan mo dito sa lupa, ay kakalagan ng Diyos sa kalangitan. Which this? The windows of heaven, mga kapatid, kakalagan niya yan, bubuksan niya yan, upang padaloyin niya ang masagana niyang grasya sa kanyang mga anak na humihiling sa panalangin. Yun po ang nais niya. The power of prayer. Huh? Sabi po dito sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5. Huh? This very common sa inyo. Sa atin. Huh? Verse 15. Hanggang 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Sabi mo dito, no? Rejoice always, pray without ceasing. Huh? And everything give thanks, to this is the will of God in Christ Jesus for you. Sabi po doon. And do not quench the Holy Spirit. Huwag mo daw pipigilan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ngayon kung pipigilan mo yung nais na layunin ng Panginoon sa buhay ng isang tao o sa isang layunin ng mga spiritual na tao, you're quenching the Spirit of God. Sinasaway mo. No? Hinahadlangan mo ang kalooban ni Lord. No? Hindi po ganun ang nais ng Diyos. No? You are opposite to the will of God. No? You are oppositionist, sabi, oppositionista. Huh? Sabi doon,
At hindi po yun sinasang-ayunan ng Diyos. The oppositionist spirit. No? Now, sabi ito, rejoice always, magalak po tayo lagi na tayo po ay mayroong pananalangin sa Diyos. Though are you working silent, Lord, mamaya, nawa, Panginoon, yung kahilingan ko, pagkaloob mo. Sa mga usal at panalangin lang. At in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So yung pong buong isang taon ng 2022, ipinagpapasalamat po natin yun lahat. Although naka-encounter sila doon sa kanilang pag-cross over the winds and the waves and the works of the demons of these two guys, they encountered, and those who seek, itong may mga nagkasakit, and even the dead, they came alive. Huh? Sa atin po mga kapatid, no? We encounter many trials of life. Pero, hindi po tayo natinag. I mean po ba? Wala pong natinag. Kasi kung tayo po yung umaayaw sa Panginoon, there is a big question po sa ating buhay. Huh? Kung tayo po ay tinawag ng Panginoon, kung nakikilala po natin ang Panginoon, let it be na tayo po ay makipag-fellowshipping. Ito po ang nais ng Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, nawa ang salita ng Diyos sa umagang ito ay magbigay pagpapala sa atin lahat. Ano po? Dahil ang Diyos, siya po ang ating pag-asa sa lahat ng aspekto ng ating buhay, ay nariyan po siya. Huh? Kaya ang tao lang po dapat ay hindi lumalayo sa Diyos. No? Dapat tayo ay maging come closer with our intimate relationship to God. Amen po ba? Amen. Tayo po ay magsitayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Kami, Panginoon, ay patuloy, Ama, na nagpapasalamat, Lord, sa kabutihan mo sa aming buhay. Tunay nga po, O Diyos, na kung wala ka sa aming buhay, ay wala po kami, O Panginoon. Kaya minarapat po namin, O Diyos, na sa aming paglakad, Lord, ay patuloy lang na walang paglingon sa kaliwa o kanan man, sapagkat sinabi mo, O Diyos, na walang nag-aararo na lingon ng lingon sa kaliwa man o kanan, sapagkat hindi siya karapat-dapat sa iyong kaharian. Kaya, Ama, sa mensahe mo sa umagang ito, Panginoon, dapat, Lord, we have this, the power of unconquerable spirit, Panginoon. We have this right vision of 2023, O Lord God. Not only in the visual of 2023 eyesight, Panginoon, but a spiritual eyesight, an eye-opener, Panginoon. Hallelujah. And we have all of this, O God. The teamwork in ministering you, O Lord God. Nawa, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Lord, ay hindi masayang, kundi magamit, Lord, sa iyong iglesia. Ang mga kaloob na ito, Lord, ay aming pinagpapasalamat, Lord, kung aming mga lakas ng katawan o tinig o ang mga mata na ito, Lord, ay nagagamit sa special purpose, Panginoon, sa iyong ubasan, O God. Lord, bind us, O God, with your love as a teamwork of GCBLU Church, O God. Bless us, O God, in the work of your Holy Spirit, O God. Hallelujah. Bless are those people who renounce your name, O God, through prayers, O God.
that our longings, O God, that you will answer, O God. Lord, alam po namin, Panginoon, na maraming himala, Panginoon, na gagawin mo pa, O God, sa aming buhay. Ang kagalingan sa bawat pisikal na katawan ng iyong mga anak, sampu ng aming buong sambahayan, Lord, iligtas mo kami, Panginoon. Sa anumang uri ng karamdaman, Panginoon, na ginawa mo, Lord, nawa, O God, ay maranasan namin ito, Panginoon. Shield us, O God, with your holy blood, O Lord. Keep us, O God, hallelujah, and cure us, O Lord. Hallelujah, Lord. Even the winds, the big waves of the oceans, na ito, Lord, ay nararanasan namin minsan, Panginoon, these waves, Panginoon, huwag mo kaming hayaan, Lord, na magmistulang bangkang papel o ipa kung saan kami padparin ay nandoon. Lord, ang gusto namin, Panginoon, we are the seed, O God. Ang butil na may laman, Panginoon, hindi ipa, Panginoon, na kung saan, Lord, ay natatangay, kung saan padparin ang hangin. Lord, bless us, O God. Mightily in your holy name, O God. Hallelujah. And don't let the power of the devil, O God, to come in our life, O God. In the name of Jesus, we cast out any works of demons, any bad elements into our life, O God. In the name of Jesus, Lord, do not allow, O God. Hallelujah. Make us holy, O Lord. This is the one you want for us, O God. Lord, ito ang nais mo, Panginoon, sa aming buhay, na kami ay pabanalin mo, O God. Hallelujah. Na puno ng pagpapala, karunungan na nagmumula sa iyo, O Lord. Ito ang nais na yung Panginoon. At ang patuloy na pagbuhos ng iyong biyaya, O God, sa mga kaloob na ito. Kaloob na makapag-ibanghelyo, O God, makapag-akay ng mga kaluluwa. Ang ibanghelyo, O God, na nagpapahayag, O God, ng kaligtasan. Ang iyong pagbabalik, Lord. Hallelujah. Ang kaloob, O Lord, na maring mag-propesy, Panginoon. Ang kaloob na tagapagturo, ang kaloob na maging pastor, O Lord God. Lord, ang kaloob ng mga awit, ang mga libita, O Diyos. Ang kaloob ng iyong mga manggagawa, Panginoon. Lord, bless, O God. Bless us all, Panginoon. As a whole family, O God. Hallelujah. Lord, thank you, O God, sa kabutihan mo, Panginoon. Sa nakalipas na 2022, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na pag-iibayuhin mo, O God, aming buhay sa dakong ito, Panginoon. Sa aming paglakad, Lord, sasamahan mo kami, Panginoon, muli, O Diyos, hanggat sa matapos sa buong isang taon ng 2023 na puno ng pagpapala at buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, at sa aking mga kapatid dito sa GCB Lubisia. Pagpalain mo sila, Panginoon, na puno ng iyong pag-ibig at pagkakaisa at maghari ang kapayapaan sa kanilang mga puso, O God. In the name of Jesus, we pray, ang lahat na anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Amen.